welcome back to my channel. So, gabi na, no? Nakapagtulog pa rin ako. Actually, kanina pa ako ganito. Hindi pa ako naliligo. Pinatamad ako. So, yun. Update tayo dito sa bahay. Since puro bad news naman dati, ngayon naman puro... Magkaroon naman, hindi naman puro good news. Magkaroon naman tayo ng konting good news, no? So, ayun. Yun nga, nung nakuha namin yung bond, kahit pa paano nabayaran namin yung kuryente namin na 10K. Yun, yung bond. So, ito naman, tingnan nyo to. Nakita nyo ba yung maliit na box na yan? Ito. Ayan. So, parang 3 days ago, parang, yun, 3 days ago, sa lahat ng subscriber ko na nasa Mikara Homeowners Lobby, lahat ng member doon, alam nila, or may update na doon, na magkakaroon na ng internet dito sa Mikara, which is Converge. So, yan. May small clip lang ako nung nagkakabit sila. Kasi hindi ako makapag-vlog nung dito, kasi ang daming tao, nahihiya na rin ako mag-vlog. So, yun pala, yun yung ano ko, kasi na pag may nakakakilala sa akin, na ano ko, na ewan ko, na tatahimik ako. Kasi isang beses, nag-carpool kami, papunta kami MOA. Tapos yung nasakyan namin carpool na taga Mikara, napapanood niya ako sa vlog. Tapos yung sinabi niya na kilala niya nga ako, yun, kung ako nga daw ba yung nagbablog dito sa loob ng Mikara. Nung sinabi ko na ako yun, hindi na, alam yun, parang hindi ako mapag-start ng conversation. Kasi na, ewan ko ba, nakakahiya. Nakakahiya pala. Pag nakikilala ka ng tao na nakikita nila sa, alam yun, sa YouTube yan, sa YouTube. Parang hindi ganun kalakas yung loob ko na parang, alam mo yun, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko pag may nakakakilala sa akin. At the same time, nahihiya ako. So, yun na nga, magandang balita yan. May Converge na dito. Sabi nung agent na nakausap namin, yung activation daw niyan will take 15 to 20 days. And then, pag natapos na lahat ng phase na magkaroon ng, yan, ng wire, ng, or ng cable ng Converge, mag-activate sila. And then, pag nag-activate, pero kasi ako nag-apply na ako online, which is not activated yet dito sa Mikara. Pero nagsabi yung agent na pag nag-activate na sila, mag-start na mag-ikot yung mga agents nila din dito para magkumuha ng list ng mga mag-apply. Hindi ko lang alam kung paano mangyayari dun sa application ko online, kasi nag-apply na ako ahead of time online sa Converge since nauna sila dito sa Mikara, kasi yung PLDT wala pa. So ayun nga, yung PLDT ko kasi na prepaid, ano na siya, parang naghihingalo na siya. So may oras talaga na hindi ako nakapagtrabaho, konti na lang mawawala na ako ng trabaho. Tapos ayun, marami na nakalipat dito sa amin. Ayun, nakikita niya yan. Ayun yung isang hilera dati na walang tao, pero ngayon may tao na. Pero dito sa side namin, ito, yun pa din, wala pa rin pagbabago. Bukod sa tumataas na naman yung mga damo, ayan. Tapos nang nakaraan pala, nag-declutter ako. Kasi, since magkakabit na nga yung Converge, yung kabilang kwarto, yung kabilang kwarto, gagawin namin siyang office. Tapos, yung double deck namin, hindi naman namin ginagamit yun. As in, nung nilipat namin yun dito, nung dinala namin yun dito sa bahay, di talaga namin ginamit. So, nasayang lang siya. Ayun, nag-declutter ako. Binenta ko yung double deck for 2K. Tapos, yung cage ni Nala na binili ko dati sa Cartimar, since ayaw niya na nasa cage siya. Kasi kaya nasalay na siya na nandito lang kami. Yun, binenta ko na din yun. Tapos, Diyos ko, itsura ko. Ayan. Ayan, yung tapat namin, nagpapabangkod sila. Ayan. Ayan ba? Ayan yung workstation ko, tapos yung bigas namin, tapos yung baby ko. Ang kalat pa. Pakita ko lang sa inyo yung ginawa ko sa taas. Wala naman masyadong, ayan, dumilim na naman. Ayan, wala naman masyadong pagbabago. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming kortina, kasi yung in-order namin ang kortina sa
sa Shopee, hindi pa rin available yung shipping dito sa Mikara. So, kasi yun lang yung kinukuha na namin ng kortina simula nung nag-apartment kami. So, kung mapapansin nyo, wala na yung malaking cabinet dito. Sobrang luwag na nung kwarto namin. Makalat lang. Pero sobrang luwag na nung kwarto namin. Hindi na rin kami masyado nag-aircon kasi halos araw-araw umuulan. Minsan gabi, ang lakas ng ulan. So, hindi na rin kami nag-aircon. Awa ng Diyos naman, sa araw-araw na halos pag-ulan ng mga nakaraang linggo, wala pa naman ako nakikita ang problema. Or walang hindi ako nagkakaroon ng bagong problema sa bahay, lalo na yung mga tagas-tagas. Tapos, ay kaso madilim. Tapos, itong cabinet namin dito, naipasok ko to, galing dito sa kabilang kwarto na to. Sobrang hirap, actually. May kasalanan nga ako sa partner ko kasi nasira yung ilalim niya, kakaurong. Yun nga, mali kasi ako, dapat pala, dito ko na lang siya pina-assemble. Dito sa kabilang kwarto. Kasi nga, nung diniliver to dito, hindi to buo. Dito ko to pinabuo kasi hindi rin siya mayakyat. Sobrang bigat. Tapos, ayan, wala na yung double deck namin. Ayan, mga karton, lagayan ng PC namin ng partner ko. Tapos yung shurak namin na nasa baba, pinalitan ko siya ng mga lagayan ng abubot. So, ito muna yung ginawa kong shurak pansamantala. So, ayan, maluwag na siya. Ayan, gitara ko. Ayan, maluwag na. Wala na yung double deck. Tapos ayan, papasukatan namin to ng yung kabilang kwarto, ng computer table. Which is, prenasyonan ako dito ng carpintero sa Mikara ng 4-5. Ano na yung customized L-type na computer table. So, ayun. Rico. Bala ko magpintura. As in, gustong-gusto ko magpintura. Kaso yung partner ko, itong pintuan namin na to ng CR, ayan, gusto niya nang ilipat dun sa likod, ipapalipat niya sa likod. So, bala ko sanang pinturahan na to, tsaka tong kabilang side. Kaso, kung ipapalipat niya yung pinto, kasi ang balak niya, dito siya ilalagay. Ayan. Itong part na to, may magiging pinto. Tapos ito, inilipat lang siya dun sa kabila. Yan, sa kabilang yan. So yan, dami pa rin papagawa. Tapos ito, gusto ko na siyang palagyan ng kisame. Kasi pag umuulan, sobrang ingay. So, ayun. Thankful lang kami na, alam mo yun, thankful ako na bilang homeowner dito sa loob ng Mikara. May naglakas ng loob na isang homeowner na lakarin lahat ng, alam niyo, lahat ng papeles para magkaroon kami ng internet dito sa loob. So ayun, nalakad niya. Tapos at the same time, nangyari na ngayong installation. So sobrang successful nun nung ginawa niyang yun. At lahat kami makikinabang. Ito nag-ano sila nung nakaraan dito eh. Nagpintura, kaya bukas yung mga bintana. So, ibig sabihin, sana may lumipat na para magkaroon naman kami ng kapitbahay. Tapos, ayan lang. Yun lang yung update ko. Wala kasi ako ma-update kasi wala akong mapagawa. Hindi ko kasi alam kung anong sisimulan ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong papasimulan namin ipagawa. At the same time, pinapriority nga namin ngayon na sana magkaroon kami ng sasakyan. Kahit alam ko mahirap. Kasi ayoko maghulugan. Kasi pag naghulugan kami, dumudoble yung presyo. Kasi nagtingin ako ng motor, ganun din, dumudoble talaga yung presyo pag hulugan. So, sana mapag-ipunan namin ng partner ko na magkaroon kami ng sasakyan. Kasi ang hirap pag nandito ka, ang hirap ng papasok, alam mo yung papasok ka sa bahay, pag ano, galing ka sa labas, kailangan mo ng e-bike, kailangan mo pa mag-carpool, eh magkano yung carpool dito, 200, so, ayun. Ay, nga pala, bago ko tapusin yung video na to, teka lang.
Para makong cellphone, saglit lang. Mami CR sa kasi. Ano yung bahay namin? Eh, sofa namin, ganyan parang ito. Wala pa rin pagbabago. Actually, hindi naman kami nagmamadaling magpagawa ng kahit ano. Kasi nga, thankful ako, nung lumipat kami dito sa bahay, livable yung bahay namin. Yung ibang unit kasi, nagkakaroon ng problema. May mga taga sa kisame, may mga taga sa dingding, may mga taga sa first floor, which is, hindi kami nagkaroon ng problema. Yung iba, may barado yung CR, may barado yung lababo, which is sa amin, wala naman problema. Kasi, hindi ko rin alam ah, hindi ko rin masasagot kung bakit ganun, na nagkakaproblema yung ibang bahay. Pero sabi ko nga, wala naman perfect na subdivision pag lumipat ka. Siguro kung nasa, alam nyo, mas 10 million yung bahay na binili mo or pinagawa mo, dun siguro malamang, alam nyo, masasabi mong walang problema. So, ayun lang guys. Yung mga nakakita, yung may nag-comment nung last video ko na nakita nila, ay may nakakita sa akin. So, yun nga. Pag may nakakita sa akin at na-approach ako, hindi ko alam, promise. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Ewan ko ba kung bakit ganun. Hindi ko alam, na-flattered ako at the same time. Pero nahihiya din ako. Alam mo yun? Parang, ay nako, hindi ko ma-explain bakit ganun. Sabagay, yung ibang YouTuber kasi, sanay naman na sila. Sanay naman sila. Narinig pa nila yung ano kong video. So, sayo pala guys, yung ibang nag-comment sa videos ko, yung latest video ko, kahit pa paano, nasagot ko pa yon. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-shoutout tayo. Kasi may mga nag-request. So, ito yung mga subscriber ko talaga na, alam nyo yun, na talagang nanonood sila sa mga video ko na hindi ko lang kung nakakatulong ba ako. So, yun, first kay Kenji Arbues, sabi niya, idol, tagal na di mo nag-video. So, ayun, natutuwa naman ako na pag-ganyan, may naghahanap ng video ko. So, ayun. Tapos, ayun, si Mr. Mark Mojica, sabi niya, idol, nakita po namin kayo kahapon. So, which is, ito yung kumuha kami ng band. Pero, yun nga, hindi ko talaga alam kung paano ko i-approach. Ayun, shout out kay Mr. Mark Mojica. And then, may nagtanong dito, ask ko lang po kung may titulo ba yung bahay. Kasi nga daw, dati nag-issue daw sa Lancaster and at the same time, yung ProFriends, iisa lang din yung developer nila ng Lancaster. Sabi, pero yung sa amin po kasi naka-bank financing kami, ang aware kami na yung titulo ng bahay namin nasa banko. So, ayun kay Mr. Lawrence CTPH. Sabi niya, thank you sir. Thank you sa pagbati sa, hindi ko alam kung maayos ba yung gupit ko. Pero ngayon hindi na siya maayos. Magulo na ulat. Kay Miss Sarah Fortes, nagtatanong siya bakit wala daw akong bagong vlog sa loob ng Mikara. Yung pop. Since nagka-ECQ po kasi at nung nagkaroon ng positive dito sa Mikara, naglaylo din muna ako mag-ikot-ikot kasi nakakahiya din sa ibang homeowner na alam niyo, paikot-ikot ako at the same time, yun nga, may pandemic pa, baka sabihin naman nila na sarili ko lang yung inisip ko sa pagbablog, hindi ko isipin yung iba kasi minsan po lumalabas din kami, nag-grocery kami. So, pag lumalabas kami ng partner ko, nag-stay kami dito sa bahay 14 days, quarantine pa din 14 days, ganun. Hindi ko po alam kung may update na ngayon sa phase 5, kung may nagagawa since nag-ECQ ulit. So, pero nung nakaraan ngang daan ko, ayun, ganun pa din siya. Wala pa rin masyadong pinagbago. May mga naghuhukay lang para dun sa drainage siguro, sa mga kanal. Pero wala pa rin po kasing nakatayong bahay ng Felicia.
Pero mag-grocery naman ako by next week. Madadaanan ko. So, ma-update ko kayo kung may bago na ulit. Alam niyo, kung may pagbabago nangyayari na dun sa mga units sa phase 5 and phase 6. So, ayun lang po yung update ko ngayon. So, pasensya na kayo kung nakapantulog ako. At ganun pa rin po yung itsura ko. Hindi ko na po ito maayos. Ano? So, ayun. Thank you po sa lahat ng nanonood at nagsasubscribe sa video ko. And sa lahat pa po ng hindi nagsasubscribe sa video ko, please like and subscribe to my videos for more updates dito sa loob ng Mikara. And advice na rin for home improvement.